So guys, this is all the materials that I will be needing in repainting my old furniture. So we have Davis Paint Reinvented, Mega Acryl 100% Acrylic Latex Paint, gloss in the shade of 525 white. Any brand will do, but make sure that the paint that you will be using is good for wood painting. We will be needing also one roller paint brush, one paint pan, and a sandpaper. And for my vanity table slash cabinet, I opted to use Nico Spray Paint All-Purpose Quick Drying High Gloss Acrylic in the shade of 139 flat white. So I bought it in DIY shop for 142.50 pesos. I got two spray bottles, but I also have two another spray bottle in case that I will be needing more. And a sandpaper. Ayan guys, yung una munang step, tinanggal namin yung mga drawers dun sa cabinet. And then, meron akong wet cloth dito. Pupunasan ko muna siya or irarab ko muna to para ma-clean yung bawat surface niya. Para smooth siya later. So, fast forward ko muna guys, since maraming drawers ang kailangan kong linisin. So, almost 20 what? Drawers. In total, lahat-lahat. So don't forget to like, share this video, and please subscribe to my channel. And click that notification bell for you to be updated every time I upload videos. So, yung next step naman guys, na ginagawa ko, is nililiha ko lahat ng drawers isa-isa para ma-polish yung mga edges and yung mga surfaces para pagka start na siyang pinturahan, kakapit ng maayos or lalapat ng maayos yung paint. Ayan guys, i-start na yung pag-spray paint ng aking vanity table slash cabinet. So, ingat-ingat lang pag nag-i-spray paint. And make sure pala, pag nag-i-spray paint or nag-paint kayo, i-cover nyo yung mirror para hindi siya malalagyan ng paint. So, credit pala and shout out sa aking napakasipag na partner na laging tumutulong sa akin sa mga project ko. So guys, kung kailangan nyo ng painter, text nyo lang po siya. So, ayan, yung mga side na po, yung ini-spray paint niya. So, dito, tapos na yung sa baba. Sa mga side na. Ayan. Yung drawer na lang ang ilalagay. Diyan. Hindi ko na pina-spray paint yung loob kasi hindi naman nakikita, hindi naman kailangan. So, yung ibang drawers, ini-start na rin na pinturahan or pinipinturahan na kasi para matuyo na siya at sabay-sabay na siyang maikabit after na matapos lahat ng pagpipintura. So, matrabaho lang talaga to guys. Kasi napakaraming drawers yung gagawin. So, meron para sa nightstand, sa dresser, sa bed, and dun sa aking vanity table slash cabinet. So, dalawa lang kasi kami yung gumagawa dito. And one day lang namin ginawa yan para matapos siya. And ma-start na rin namin yung pagre-reorganize ng mga furniture at yung mga gamit sa room. So, disclaimer lang guys, hindi po kami professional na painter or gumagawa ng furniture. So, lahat po ito ay pure DIY. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi kami naglagay ng primer or ng kahit na anong i-apply bago mag-repainting.
since gamit naman namin ito at kami naman ang gagamit, so mas prefer namin na i-direct na lang yung paint doon sa mismong furniture. So, depende sa inyo yan kung ano yung preference ninyo. Kung gusto nyo maglagay muna ng primer bago nyo pinturahan yung mga furniture, it's up to you naman yun. Yung ibang mga natapos ng pinturahan, ito, sinasalansan na isa-isa para mapatuyo na siya. At yung iba naman, yung nightstand at yung mismong chest drawer, ayan, kailangan pang pinturahan yan for final coating. So, yung ibang mga drawer, pininturahan ko yung kanyang handle. Ayan, yung hawakan niya. So, medyo challenging lang yan kasi kailangan mong gumamit ng small brush. So, to the rescue ang aking mga old na makeup brushes para mapinturahan ko yung mga edges or yung hawakan nito, since mga inverted yung hawakan. So, yung loob pala niyang mga drawer, hindi ko na pinapinturahan since mga damit naman yung ilalagay ko or maglalagay pa ako ng mga plastic organizer sa loob. So, let's proceed na dito sa aking queen size bed. So, customized kasi itong bed na to, kasama nung nightstand, chest drawer, and yung aking vanity table. So, yung color pala niya is dark chocolate brown. So, i-repaint din natin siya ng white para maging fresh looking and modern siya. So, ayan guys, ini-start na yung bed na i-paint ng white. So, medyo struggle yan kasi may mga kanto-kanto. Since may mga drawer yan doon sa middle niya. Kaya medyo tagaan. If you notice, dito na kami sa loob nag-paint since medyo mabigat tong bed na to at kailangan pa siyang i-disassemble dahil may mga tornilyo kasi sa ilalim yan. So, hindi na namin nilabas pa. And guys, so almost finished na ang ating repainting ng ating bed ng white. So, ayan, konting-konti na lang, matatapos na siya.